Kasi yun yung uniform namin na maganda po eh, parang Chinese collar. Chinese collar. Tapos mahaba po yung skirt namin. Siyempre po, medyo conservative po tayo sa PCA. Kaya lang po yung skirt hanggang dito po eh. Kaya umupo po siya sa bus, medyo nakalito po yung legs niya. Ay, siyempre po, may pasaherong lalaki. Talagang tingin ng tingin, tapos tumabi pa. Eh, meron po siyempre discernment. Umalis po talaga kami, bumaba po talaga kami sa bus kahit na yun naman yung sakay namin paalabang. So, one time po yun nangyari na parang mayroong isang, you know, isang guy na parang mayroong pong masamang intention. Pero may discernment po yun si Pastora, kaya bumaba po agad kami. Pero nung misa po naman nasa jeep kami na pabinyan, dapat po yun ay magbababa, exit sa Carmonas exit, hindi po nag-exit, dumiretso po. Sabi ng mga anak namin, Mami, Mami, lumampas na tayo. Nagising po kami kasi nakatulog po kami sa jeep. Yun pala po, talagang pati yata yung driver nakatulog kasi hindi nga lumabas ng Carmona exit. Pero we can always claim that God is with us kasi wala naman pong masamang nangyari at ibinalik kami ng driver. Hindi lang naman po kami yung sakay. From Mamplasan, bumalik ulit po na para maka-exit sa Carmona. So yun po yung other side po ng ministry, but on top of that po talaga, I am so grateful na naging assistant po ako ni Ma'am Cory, hindi lang sa Santa Mesa, maging sa Calabozo po, at sa yung nami-mention po mga ina na Binyan Pastors Movement, lagi din po na akong kasama ni Ma'am Cory doon. Masarap po kasama si Ma'am Cory dahil marami nga po kakilala at ma-expose ka talaga kapag sinama ka niya. So for me, she's not only a friend but also a mentor. Na-inspire po ako sa kanya sa ministry kung paano din po siya manalangin. Alam ko po in my heart na pinapanalangin niya ako at ang aking pamilya hanggang doon po sa aking mga apo. Kaya po, ang commitment ko din po sa family ni Ma'am Cory ay magiging intercessor din po nila ako para po sa aking po kaibigan. And I also would like to declare po what the Word of God says in Psalm 102 verse 28 para po sa lahat po ng sabi-lahi ni Ma'am Cory, because your mother is a servant of our living God. It says that the children of my servants will live in His presence, in the presence of God. That is your reward, being the children of God's servant. And it also says that their descendants will be established before the Lord. So maaaring na po i-claim ng mga salilan ni Ma'am Cory na talagang sasamahan sila ng Panginoon at sila po ay magiging stable dahil po sa Panginoon. Marami pa po akong maaaring sabihin, pero siyempre po marami pa rin pong ibang magsasalita. So sa mga anak po ni Ma'am Cory, kasama niyo kami sa pagdadalamhati dahil si somebody who is loving and easy to love. But let us just surrender to God kung ano man yung, kung paano niya binawi na yung buhay na pinahiram niya. Pero I really love the caption ng mga post po ng church natin na Ma'am Cory, she has lived, and her life was well lived. And she ran the race very well, so well run yung race, and most of all, her faith was well kept. So all the glory po belongs to God. Amen. Ate Yeng, andyan na ba si Ate Yeng? Nasa labas po. Ate Yeng. Mas marami pong tao sa labas. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako nga po pala yung paborito. Madam, magpapaalam na kami sa iyong kabeautyhan. Mga beauty, marami salamat. Magkisabay lang po kay Ate Badge. Ay, paalam na po. Andiyan ka pala. How are you?
Magandang magandang. Good evening. Papaalam na kami. Kayo daw magsasalita susunod. Happy birthday to you. Birthday po ni Pastor Gilbert. Hindi ho niya, ayaw po niya pa. Ito po, ay, ito po. Ito po yung kamukha ni Bishop. Happy birthday, Pastor. Papaalam natin sa buong multimedia. Good morning. Kasi mahirap mag-let go. Kaya tumawa muna tayo, ha? Paalam na po kami, mga magandang lalaki. Ito po, napakarami pa po mga kapatid natin dito sa labas. Iwan po namin si Pastora yung na nagsasalita. Ma'am Corrie, paalam na po. Kaya po mga anak. Paalam na po. Nakakasakit ng dibdib sa loob. Iyakan. Gusto na nga magpaalam ni ano ni Kuya Ali. Pastor Donny, sa mga nasalita niya, gusto na rin magpaalam. Dito po kami sa Forest Lake. Isa pong a better place. Ito po ang maraming chapel. At sa harapan po ay nariyan po ang sementeryo. So, ay, ingat po kayo. Ingat po. God bless. So, yan po. Magpapaalam na po tayo sa ating mga kapatiran. So, andito po sila Carl, si Ate Mabig, si Ruth. Oh, bukas birthday ko ha. Huwag kayo mawawala ha. Birthday ko bukas. Ah, Sabado pa lang ako bukas. Oh, kayo mawawala ha. Sa birthday ko, 18 roses. Makikisabay na po ako. Kasi magkadugtong lang eh. Hindi pa kaya alis? Ay, dyan po. Ah, paalam na kami. Sir po. Uwi na rin kay Bishop. Kung sabay na ako kasi malapit na ako dun sa kanila eh. Oo. So, ito po ang Forest Lake, a better place. Soon makikisabay po kay Ate Tet, kay Ate Banji. So, Mama. Dada. Diyan na rin po siya ililibing eh. Dito? Opo, diyan na rin po. Hindi po remake? Hindi po, ililibing po siya. Pero nakakabaon sa buo pa. Ito po ang malawak na cemetery po dito. Diyan na rin po ihimlay si Pastora Cor. Lumagpas po ba? Hindi, doon po ako sa doon. Akala ko ito na po eh. BMW po ito eh. Yan po. Dito po nakaburol si Ma'am Corrie. So God be the glory. Paalam na po kami. Signing out mga yung kapanalig, yung kapuso, yung kapamilya. Pauwi na po kami. Sasabay po kay Ate Banji. To God be the glory. Tandaan niyo po,
Ito po si Bishop Lang ang laging nagsasabing, we love us one, we work as one, we serve as one, we win as one. Together as a nation, we heal as one. God bless us all.